Nandito naman tayo muli sa pag-aaral ng Mother Tongue 1. Nasa Quarter 1, Week 8 na tayo. Ngayon, ang ating paksa sa Aralin 8 ay ang pagbibigay ng pangalan at tunog ng bawat letra. At ang letra natin ngayon ay letrang M. Ang ating kasanayan pampagkatuto ay nakapagbibigay ng pangalan at tunog ng bawat letra. Makikita sa milk. Magbalik-aral muna tayo mga bata. Lagyan natin ng check kung magkatugma at X kung di magkatugma. Number 1, atis, lapis. Atis, lapis. Ano sagot natin? Check. Next, susunod. Tasa, puso. Tasa, puso. Ano sagot? X. Number 3. Mais, walis. Mais, walis. Ano sagot? Check. Number 4. Bola, lobo. Bola, lobo. Ano sagot? X. At number 5. Bata, lata. Bata, lata. Ano sagot? Check. Magaling mga ba kayo? Ah, sige ngayon. Magbasa muna tayo ha. Mag-aral tayong magbasa ng mga parirala. Sabayan niyo ko. Ang masa, ang ama, ang sasa, ang masasama, ang sasama sa ama.
ang mga masa, ang mga ama, ang mga sasa, ang mga masasama, ang mga sasama sa ama. Mga pangungusap, si Sam ay sasama sa ama. Si Mama ay may sasa. Sama-sama sa may sasa. Masa. Mga pangungusap muli, aasa ka pa ba kay Sam? Sasama ka ba sa mama? Sama-sama ba sina Sam, mama at ama sa
Very good. Ngayon naman, pagbasa natin ang mga larawan at ibigay natin ang ngalan nito. Una, anong tawag dyan? Mansanas. Very good. Susunod, manok. Very good. Susunod, medyas. Susunod, martilyo, mata, mani, mangga. Ano ang napansin niyo sa mga larawan? Tama! Ito ay may letrang M. Ang letrang M ay may tunog. Pakinggan nga natin ang tunog ng letrang.
Ano ang tunog ng titik-em, titik-em, titik-em? Ano ang tunog ng titik-em? Ano ang tunog ng titik-em, titik-em, titik-em? Ano ang tunog ng titik-em? Ano ang tunog ng titik-em? Hey, mga bata, bigkasin muli nga natin ang tunog ng titik M. Isulat natin na yon ang mga titik M. Mamaya, pagkatapos kong ituro kung paano ito isulat, isulat nyo ito sa hangin. Isusulat natin ito sa likod ng tatay nyo, nanay o kapatid at sa inyo. Okay, panoorin muna natin kung paano ang pagsulat ng titik M. Ngayon naman ay ipapakita ko kung paano isusulat ang malaking letra M at maliit na letra M na may para sa lahat ng mga takip, una, nasa sasakul. Tuwid na rin ang kapatid ng sasakul. Bumalik sa taas. Gagawa tayo ng tuwid na pababa patulis at pasakas. Ngayon naman ay ipapakita ko kung paano isinusulat ang malaking letrang M at maliit na letrang M na may tunog na Para sa letrang M na malaki, una, mula sa asul, gumuhit ng tuwid na linya pababa hanggang sa asul. Bumalik sa taas, gagawa tayo ng guhit na pababa pahilis at pataas pahilis. At gumuhit muli ng tuwid na guhit pababa. Ito ang malaki letrang M. Sabayan mo ako at uulitin natin. Una, mula sa asul, gumuhit pababa hanggang sa asul. Bumalik sa taas. Gagawa tayo ng guhit na pababa pahilis at pataas pahilis. At gumuhit muli tayo ng tuwid na guhit pababa.
ito ang malaki letrang M. Oh, ikaw naman. Kaya mo yan, kahit mag-isa ka lang. Ngayon naman, gamit ang ating daliri, isulat natin ang malaking letrang M sa hangin. Sabayan natin ang tunog na Isulat naman natin sa ating palad. Sabayan natin ang tunog na Sulat na! Isulat naman natin sa ating mesa. Gamit ang daliri lamang ha. At sabayan natin ang tunog na Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano isusulat ang maliit na letrang M na may tunog na mula sa pula, gumuhit pababa hanggang sa sul. Bumalik sa taas, gumuhit ng pakurba pababa. Bumalik muli sa taas at gumuhit ng pakurba pababa hanggang sa kulay asul. Ito ang maliit na letrang M na may tunog na Ngayon, sabay naman tayo. Mula sa pula, gumuhit pababa hanggang sa asul. Bumalik sa taas. Gumuhit ng pakurba pababa. Bumalik sa taas. Gumuhit muli ng pakurba pababa hanggang sa kulay asul. Ito ang maliit na letrang M na may tunog na Oh, ikaw naman mag-isa ang sumulat. Kaya mo yan. Isulat naman natin sa ating palad. Sabayan natin ang tunog na Sulat na. Ngayon naman, gamit ang iyong daliri, isulat natin ang maliit na letrang M sa hangin. At sabayan natin ang tunog na Gamit ang daliri lamang lang. At sabayan natin ang tunog na Isulat naman natin sa ating palad. Sabayan natin ang tunog na Sulat na! Isulat naman natin sa ating mesa. Gamit ang daliri lamang ha. At sabayan natin ang tunog na Mahusay mga bata. Okay naman, meron tayong kwento.
Ang kwento natin ay si Sam. Si Sam ay sasama sa ama. Sasama siya sa ama sa may sasa. Sama-sama sina Sam at ama sa may sasa. Sige nga mga bata, kayo naman ang bumasa. Meron akong pagsasanay. Sagutin natin ang mga tanong, ha? Una, sino ang kasama ni Sam sa may sasa? Tama, si ama. Ikalawa, ano ang pamagat ng kwento? Tama, si Sam. Pangatlo, saan sasama si Sam? Tama, sasa. Ngayon naman, para sa ating pagsasanay ikalawa, ganito, tumayo kung ang salita ay nagsisimula sa tunog M at umupo naman kung hindi nagsisimula sa tunog M. Bisahan na natin, ha? Mama, mama. Baka, baka. O ano, tatayo, uupo. Nila, nila. Mata, mata. Oso, oso. Medyas, medyas. Ginawa niyo ba mga bata?
Para naman sa ating pagsasanay katlo, itaas natin ang ating hinlalaki kung ang simulang tunog ng larawan ay mmm. At kung hindi naman, ibaba ang ating hinlalaki. Bisahan na natin ha. Mangga. Ano sagot nyo? Next, sapatos. Cellphone. Medalya. Mesa. Ulitin natin ha. Mangga. Sapatos. Cellphone. Medalya. Mesa. Sige nga mga bata, tingnan nga natin ang mga sagot kung tama kayo. Mangga. Tama. Mahusay. Medalya. Sapatos. Cellphone. Mesa. Mahusay. Palakpakan nyo nga. Meron tayong dapat tandaan. Ang bawat letra ng alpabeto ay may pangalan at tunog. Ito ay binibigkas upang makabuo ng isang salita. May malaki at maliit na letrang M. Ang tunog ng letrang M ay
Para sa ating pagtataya, alin sa mga larawan ang nagsisimula sa tunog na hmm? Lagyan ito ng check. Simulan na natin na number 1. Mantika, A. Mantika, B. Aklat. O ano lalagyan ng check? Number 2. Television, A. Television, B. Mata. Number 3. A. Medalya, B. Bulaklak. Number 4. A. Martillo, B. Sombrero. Number 5. A. Numero, B. Mani. Sige mga bata, patingnan sa nanay o tatay ang mga sagot. Maging totoo tayo sa ating mga pagsagot. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sinagot.
Ito ang tamang sagot. Okay, magaling mga bata. Ilan ang nakuha nyo? Ilagay nyo sa inyong papel o notebook. Ating karagdagang gawain sa inyong yellow notebook o sa MTB-MLE notebook, gumupit o gumuhit ng limang mga larawan na nagsisimula sa tunog na o letrang M. Hanggang sa muli mga bata, paalam.